Join Gary V, Dulce, Sam Concepcion, and many more surprise guests in Beyond Measure, CBN Asia's 30th anniversary concert on September 24th at Smart Araneta Coliseum. Scan the QR code to go to the ticket order form, fill out the form, and submit. Proceed with the donation process at the CBN Asia giving page. Type the donation value of your tickets. Don't forget to include Beyond Measure in the donation notes field and expect to receive an email and SMS confirmation from CBN Asia. See you at the concert, and together, let's celebrate God's faithfulness beyond measure. Ngayong gabi. Kahapon, napanood natin kung paano natuto ng iba't ibang bisyo si John sa Zambales. At nang bumalik siya sa Cavite, mas lalong lumala ang kanyang sitwasyon. Upang matakasan ang bisyo at masalimuot na buhay, pinapunta si John ng kanyang ina sa Korea para magtrabaho. Sa Korea, nakilala ni John si Jacqueline. Siya na kaya ang ahatak kay John sa landas ng pagbabago o sa kumunoy ng kasalanan. Sabay-sabay nating alamin sa pagpapatuloy ng kwento ni John Karampot Jr. Dito lang sa The 700 Club Asia, susunod na! Sa kanyang pambababae ay nakilala ni John si Jacqueline na kanyang naging karelasyon. Nagiinom din siya, nagsisigarilyo, lagi kaming nagiinom, pero lagi kaming nag-aaway. Hindi kami magkasundo. Akala namin okay kami, pero marami kami hindi pa nagkakasundoan, lagi kami nag-aaway. May time pa nga na nagkakasakitan na kami. Ganun kami nag-aaway, nag-aanuhan kami, halos magpatayan kami. Super away, walang hindi tahimik yung buhay. Dahil sa nangyari, panibagong impluwensya ang kanyang nadiskubre, paglalaro ng computer games. Nahuwa ko nung games na yon na nagtatrabaho kami. After ng trabaho ko, maglalaro na ako noon. Pagkatapos, may time pa nga na yung maghapon na yun, wala na akong tulog, magtatrabaho din. Naging dahilan ito para mas lalong lumayo ang loob ni John kay Jacqueline. Isa din sa nagiging pagkatalo po namin yung games ko, which is, hindi ko naman po pinakikinggan siya, ang pinakikinggan ko lang sarili ko. Kaya yun po, narinig ko na marami siyang sinasabi sa akin. Kahit na gano'n yung pakiramdam ko na gusto ko sa inlayasan, meron sa sarili ko na ayaw ko siyang iwanan, mahal ko siya, gano'n. Sa panahon ng paghihinagpis ni Jacqueline, ay naimbitahan siya sa isang church retreat ng kaibigan. Matapos makapakinig ng magandang balita ng Diyos, lumambot ang kanyang puso. Tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Actually, namatay yung nanay ko noon. So, parang malungkot na malungkot ako. Okay, sabi ko parang gusto ko may puntahan ako. Pero gusto ko talaga sa Panginoon talaga. So, ngayon nagpa-altar ko rin yung pastor. Ngayon, ipapatawad pa yung Panginoon. Doon ako na-filled ng Holy Spirit nung time ngayon. Talagang walang tigil. Sa tulong ng kasamahan sa simbahan, ay unti-unting nabuo ang relasyon ni Jacqueline kay Jesus at nagsimula ang pagbabago sa kanyang buhay. Parang sa isip ko na iiwanan lahat ito. Naging malaya ako sa bisyo, naging malaya ako sa galit, na natuto ako mag-pray sa mga tao. Ang kanyang pagbabago ay naipamalas din niya kay John. Naging mapagmalasakit siya rito. Malaya ako na masabi sa kanya yung nasa puso ko. Tinanak yung pagtalo. Ganyan, parang siguro nagtataka siya. Parang binago na talaga ito. Ha? Kaya nagugunta ko, anong meron sa taong to? Anong nangyari? At nagsisimula ako mag-curious sa kanya. At hindi na siya masyadong palasigaw, hindi na siya masyadong parang nag-iba yung ihip ng hangin since then. Habang lumalalim na sa pananampalataya si Jacqueline, lalo namang nagiging matigas si John tungkol sa pananampalataya ni Jacqueline. Nung paulit-ulit siya, hindi naman parang ayoko naman na maano siya na hindi dumulo na naglalaro ako. Doon ako minsan nag-alit sa kanya na naibatok pa yung hawak niyang Bible sa harapan niya dahil sa galit. Niyak talaga ako kasi nilampot ko yung Bible, parang nasira talaga, naalis yung cover. Parang, sabi ko parang hopeless naman tong tao ito, pero hindi ko pa rin siya maiwanan, parang ganun. So, Camila, nakita natin, no, talagang pagwala ang Diyos, no, sa samahan, no, even in your personal life,
whatever sin you were doing in the past, nag-iiba-iba lang, no? Nakita natin yung drugs. Bye-bye. And now we see gaming. Yeah, oo nga, no? Iiba lang yung addiction, no? But you know, at the same time, no? In any relationship, no? Pag wala ang Diyos sa sentro, no? In any marriage or any relationship, magulo talaga because you're not able to resolve the conflict. Pabalik-balik at minsan nadadagdagan pa, di ba? Yes. So, relate ba kayo sa kwento ni na John at Jacqueline? Magulo at walang direksyon? Then this is the right time to ask for God's help. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Let us trust in the Lord and submit our ways and our lives to Him. All it takes is a simple prayer full of faith. Puno ng pananampalataya. Kaya po, kung nanonood ka ngayon at nakaka-relate ka sa kwento ng buhay ni John at ni Jacqueline at nakita mo kung paanong kawasak at ka-disorderly ang kanilang sitwasyon and maybe ikaw din, magulo ang iyong buhay ngayon. Gusto mong kumawala sa gapos ng kasalanan, kailangan mong magdesisyon ngayong oras na ito na tanggapin ng may pananampalataya ang imbitasyon ng Diyos at iniimbitahan ka namin na sundan ang simpleng panalangin ito ng mula sa puso na nananampalataya sa Diyos. Manalangin po tayo. Aming Diyos Ama sa langit, sawang-sawa na po ako sa buhay na magulo, kaya ngayong oras na ito sinusuko ko na po ang aking mga kasalanan, ang aking mga pagdududa, ang aking lahat ng mga ginagawa na alam ko naman pong hindi tama. Kaya ngayong oras ito, Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan mula sa inyo. Sinusuko ko ang aking buhay mula ngayong oras sa ito at salamat Panginoon sa bagong simula, sa bagong pag-asa at bagong buhay kasama kita ngayon Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Taus-puso ka bang sumabay sa aming dasal at tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, ikaw ay bago ng nilalang. Ang luma mong pagkatao ay wala na at ikaw ay binago na ng Diyos. At ang pangalan mo ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong importanting ginawa. Please chat, yes, I prayed, your name, and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia or mag-text sa 0917-126-1442. Again, that's 0917-126-1442. Kapatid, welcome to Christ's Family! Excited kami sa iyong pagbabago, kaya chat or text us now! Sa ating pagbabalik, ano kaya ang malalim na dahilan sa pag-aaway ni na John at Jacqueline? At bakit naman kaya nahumaling sa computer games itong si John? Sasagutin niya ni John at ang iba pang nating katanungan dito sa studio sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Diyan lamang po kayo. Nang hagupitin ng bagyong Aghon ang munisipyo ng Mauban sa Quezon Province, maraming bahay at buhay ang apektado. Isa na rito si Nanay Natividad. Naglibot-libot siya dala ang litrato ng kanyang bahay na nagiba. Alam mo siya nang tutulong, siya ka mag-anak ang kuya yun. Di man ako bitinulong. Idinulog ni Maribel ang sitwasyon ni Nanay Natividad sa Operation Blessing. Binigyan ng mga materyales na magagamit sa pagpapatayo ng kanyang bahay. Thankful kami sa Operation Blessing dahil ginamit po kayo ng sobra sa mga taong higit na nangangailangan. Dahil sa inyong pagbibigay, natulungan natin si Nanay Natividad na mapaayos ang kanyang bahay. Mabuti na lang, nakipag-partner kayo sa aming humanitarian arm, ang Operation Blessing. Let's continue our partnership and help more people in need. Please scan the QR code on your screen or visit cbnasia.com/give to send your support. Wow!
Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina napanood natin sa kwento ni Jana, madalas silang mag-away ni Jacqueline. Para sagutin niya, narito muli si John Karampot Jr. Welcome to the show, John. Salamat po. Okay, John. Ano ba ang madalas niyong pag-awayan noon ni Jacqueline? Ang madalas namin pinag-aawayan yung paglalaro ko ng computer games. At sa aming trabaho, ayan, na malimit, yun ang maliit na bagay. Ano yung sa trabaho na hindi ka masyado kang busy sa work? Yes, yes. Quality time, kumbaga. Yes. No? So, dyan sa pagtatalo ninyong dalawa, nararamdaman mo ba na nawawala yung pagmamahal mo kay Jacqueline? Actually, that time, yung love wala eh. Oh. Just na partner, partner lang talaga kami. Parang yun, hindi mo na-feel yung love even from the start of the relationship. Yes. Parang hindi parang, pa kasi malalim. Oh, parang ganun. Opo. No? Oh. So, since loveless naman yung relationship, naisip mo bang hiwalayan na siya? May mga time na ganun kasi pag nagsasalita na siya, yun, nagbubunganga na siya, andun yung, bakit ako ginaganon yes, dito? Okay, okay. Nung panahon na dumadalo na si Jacqueline dyan sa simbahan at niyayaya ka niya, ano yung sa tingin mo yung pumipigil sa'yo para hindi sumama sa kanya? Yung pong ano, paglaro ko, busy po ako doon. Wala po akong time. Sabi ko, kung gusto mo dumalo dyan, ikaw na lang. Yung pong ginagawa ko, yung pong nagiging hindrance para hindi ako sumama talaga sa kanya. Okay. Ano yung pumasok sa isip mo that time, no? Di ba sabi nga ni Jacqueline, napaiyak siya nung binato mo yung Bible niya, nasira. Mm-hmm. Bakit mo ginawa yun? Sa kanyang ano, pag-yaya sa akin, kasi sabi ko, alam ko yan eh. Alam ko yung Bible, nung bata pa ako, na-mention na sa akin ng mother ko yan. Umaatin ako ng mga seminar retreat back away in the Philippines. Sabi ko, alam ko yan. Wag mo akong pangangaralan dyan. Ayun po, yung makulit-kulit siya. Ako'y nagalaro yung pang mahit ang ulo mo, kaya na-ano ko siya. At that time dyan, di ba, marami kang bisyo, no? Ano ang sa tingin mo yung pinakamahirap na bisyo na hindi mo mabitaw-bitawan? Actually, lahat ng bisyo mahirap bitawan. Opo, kapag nasa nasa iyo na siya. Yes, ano eh, parang gusto mo i-keep sila. Wala kang favorite. Wala lahat kung, favorite. Lahat favorite. Favorite i-keep. Yung lahat po kasi kapag andiyan lang sila, gusto mo parang pagkain sila eh. Yes. Para nasa buhay ka. Available lahat. Available. At sky's the limit. Yes, yes. Tulad ni John, hirap ka rin bang makalaya sa bisyo? Pakinggan natin ang payo ni Dr. Geng Rehensya, isang psychotherapist. Madali lang siyang makatakbo. Hindi na niya ma-face yung issue niya. So kasi tatakbo lang siya by drinking, smoking, rather than talking. Why we have this problem? Kasi meron naman talagang problema, kasi hindi naman tayo perfect. So we are still on the process towards perfection and maturity. May effect sa relationship nila. It becomes conflictual, then communication is affected. So another effect, syempre ang health. May advertisement na moderate. Kaya lang, yung iba, hindi naman talaga moderate. So it will not really help. They're easily irritated. Kumbaga, entangled na talaga sila sa vices nila. Smoking, or drugs, or drinking. When there are problems, they cannot contain that. Your time with the family is really affected because you will spend more time with friends. Instead of becoming intimate to the wife, they become intimate to their vices. So it will really affect family time, family relationship. There must be a recognition na meron talagang problema na hindi na nila kayang putulin. Unang-una talaga yan. Na kailangan niya ng tulong. Seek professional help like counselor para ma-guide siya how to help his struggle. Kasi in counseling, maintindihan niya where is this coming from. Mag-develop siya ng healthy coping mechanism like exercise, music, other forms of good thing, no? Like going to fellowship, if ever, no? Makatulong yan. Surround himself with good people.
no? Because bad company corrupts good character. That's very clear, even biblical. Turn to God in prayer and meditation. So, kung nahirapan kayo, go to God in prayer. Lord, tulungan mo ko dito. Then meditate God's word. Our body is a temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit resides in us. So, the way we can worship God is also through our body. Based doon sa sinabi ni Dr. Hensia, no, ikaw dyan, ano ang sinubukan mong paraan para makaiwas ka sa bisyo? Napakaganda po nung sinabi ni Doc Geng. Mm-hmm. But yung ginawa ko, sinolo ko po eh. Mm-hmm. Napakaganda nung kanyang payo, but para sa akin, sinolo ko. Tinago mo lang. Opo. Bakit? Anong source? Bakit mo tinago? Anong naiisip mo? Bakit ayaw mo siyang i-share? Kala ko sa sarili ko, kaya ko siya. Kaya kong i-keep lahat, kaya kong i-manage lahat yung ganung sitwasyon. So meron parang false sense na self-sufficiency, tama, nakakayanin ko to, hindi mo ko kailangan tulungan. Yes, and I think there's also part na shame part, no? I mean, when you get into addiction, yes, ayaw mong aminin na na-addict ka sa isang bagay, di ba? Pero maganda yung mga binibigay na symptoms ni Dr. Rehensia, no? She said na one of the symptoms is parang irritable ka. Di ba nga, nagalit ka nung kinakausap ka habang nagko-computer games, kaya binato mo yung Bible. I mean, honestly, sometimes, we get into certain even minor addictions. And you know, I mean, everything's permissible, but not everything's beneficial. And minsan, dahil, you know, you watch a lot and it becomes more important, makikita mo kung nagiging irritable ka. Kunwari na gusto kang laruin ng anak mo, gusto magpabasa, tapos you're irritated. And you see you already are prioritizing watching, you know, computer games or watching telenovela over spending time with your family, it can already be an addiction to. And yun na napanood na pala natin sa kwento mo, no, na na-addict ka sa computer games. Paano nag-start ka dito, nagkahilig sa larong ito? Sa impluwensya po ng malapit na kaibigan ko. Yun po yung kanyang ginagawa. Mga schoolmates ba ito? Ka-workmate. Ka-workmate. Ginagawa niya yon. Parang sa umpisa, nanonood-nood lang ako. Mm-hmm. But later on, wow, maganda yung ginagawa niya. Subukan ko, tinry ko. Nung tinry ko, bumili pa ako ng personal na PC ko. And then, ayan, ba? Parang maganda talaga. Maganda siya. Parang nahuhook na pala ako. Ayun po yung parang sinabi nga yun ni Dr. Rehensia, no? Parang be careful whose company you keep. Kasi nung una, doon ka nahook sa drugs because your dad was taking it. And ngayon, nahook ka sa computer games. Nakita mo yung friend. Your friend was doing it and nagustuhan mo, nalulong ka na doon. Diyan, ano naman yung nakikita mo na satisfaction na nakukuha mo tuwing naglalaro ka ng computer games? Nakita ko, sinabi kasi ni Dr. Rehensia na may healthy coping mechanism. Yes. In a way, parang he's coping himself to do this thing. Anong nabibigay sa yung satisfaction tuwing naglalaro ka ng computer games? First, yung games po namin, yung games na nilalaro ko, online games siya, may mga kasama ko doon, okay, may mga kausap, may mga friends ka din. Okay. Ang nakita ko parang, ito na yung real words ko. Ito yung real world. Na parang, andito ginagawa namin, nakikita-kita kami, nag-uusap kami, na nauubos yung oras namin, hindi lang po talaga sa laro, yes, and by chatting at usapan. At lahat ng mga ginagawa ko dun sa laro, pag ako ay, ambaba, lumalabas, parang lahat ng ginagawa kong laro, nakikita ko sa labas, parang humiwalay na ako sa totoong world. Isang effect nga ng health, tsaka yung unhealthy na vision ng paglalaro, yung may validation kasi doon eh. Doon kasi, you're a perfect person, yes, a perfect being. Yes. Wala kang mali, malakas ka. Mm-hmm. Natatalo ko sila, and I upgrade myself and all of these things. Nava-validate ka, nare-reward ka. No? You're a better person in the gaming world. Yes. Compared to the real world na sinabi. That's true. But you see also in your reality, when you come back, no, nakikita mo nagulong-gulungan na yung buhay mo, nag-aaway kayo ng kinakasama mo. No, at that point, you know, because you saw her, she was going to a Bible study, she was attending church. At that point, hindi mo ba naisip na, will I call on to God? Because sabi mo nga, your mother introduced you to God.
Did you feel that at any point? No. Hindi na ganun kasi. Oh, talagang wala. Kasi no? Actually before, nung bago yung sa day one natin na na-ask niyo po sa akin na napunta po ako ng Zambales and na-realize ko, Lord, God, kung talagang buhay ka, bakit mo hinayaan na mahirap kami? So, ibig sabihin, sasagot mo na no, di mo naisip, pwede mo bang sabihin na parang galit ka sa Diyos? May galit ka ba sa Kanya? Something na question. Question sa Kanya. Na, tinatanong mo siya, bakit? Bakit? I think a question like most of us ask, no? Parang if you're a good and loving God, why allow this to happen sa buhay ko? Yes, so, na naging sobrang gulo na nga at patong-patong na nga ang nangyari sa buhay ni John, kaya talagang napalayo ka ng napalayo. At napapag-usapan nga natin to John, yung sa gitna ng buhay mong magulo, dumating ba sa punto na nawalan ka na ng pag-asa? Dumating din kasi yung inisip ko parang ganito na lang ako. Ito na lang yung buhay ko. Katulad po ng sinabi nyo, malakas ako dito. Okay ako dito. In real world, may na ako eh. Yeah. Iba yung buhay ko. Wala akong talagang lakas, pero dito naikukubli lahat eh. Sa game na yun. Kaya yung satisfaction, katulad ng sinabi nyo sa, na, kanina, yung asyo, yun ang bibigay sa akin ng lakas. Kung kaya naman, ito na lang ang buhay ko. Parang ayoko na nung tunay na mundo, ito na lang ako. Camila, ganito ka deceptive yung kasalanan, ano? Yes, na you're trapped in a world na akala mo ito na lang ako. And then you won't change hanggang dyan ka na lang, you'll always be that way, diba? That's the lie of the enemy. You know, when you were in Korea, ano yung masasabi mo pinakamahalagang aral na natutunan mo? Kapag wala kang J, which is Jesus, mahirap. Yes. Mahirap. Iba-ibang gulo, iba-ibang bisyo, iba-ibang mga magagawa mo na akala mo totoo. Kapag talaga may Jesus ka, may Jesus ka, yun ang katotohanan. He's the truth. He's the truth. He is the life. Yes. You know what? Ang ganda nung mga narinig natin din na snapshots, yes, no, from that bad situation, and then we see how God is really, you know, in a way, nagsisimula ng kumilos, no, sa simula nung kwento ni John na napagwala talagang Kristo at walang Diyos sa buhay na isang tao. Wala talagang saysay ang ating existence, no? Kaya, you know what? Thank you, John, for sharing your story, and I'm sure na sa ating mga kababayan na maraming nakarelate sa kwento ng ating kapatid na si John. Oo nga, no, Eric, John, siguro maraming nakaka-relate sa kwento natin, no? Maybe you're watching right now, maybe your children or even yourself, no, nalululong ka sa computer games. I mean, computer games in itself is not bad. It's not a sin to play computer games. Pero once we are addicted to it, alam mo, it takes the place of our, you know, of our priorities, di ba, sa family or sa work. Hindi na natin makontrol yung buhay natin. The computer games is taking control of our life. We would want to pray for you because God wants to set us free. Panginoong Jesus, Lord, there are so many people who are watching right now, Lord. Iba-iba ang nalululong sila sa iba't ibang addiction. And some of them are nalululong sa computer games. Lord Jesus, we pray in your mighty power, Lord God, would you break the bondage of this addiction sa mga taong nanonood right now, Lord God. Would you set them free, Lord God. Allow them, Lord, in a supernatural way, Lord God, mawala yung kanilang desire to seek yung escape through these computer games, Lord. Allow them, Lord, to break free from this, Lord God. If they cannot do this in their own strength, Lord, kayo po ang magbibigay sa kanila ng supernatural strength to break free from this addiction. And all other addictions pa, Lord God, for the people who are watching, drug addiction, if they want to quit smoking or drinking, Lord God, would you give them the supernatural strength to do this only by your power? In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kung pakiramdam mo, similar ang sitwasyon mo kay John, o mayroon kayong kabigatan sa buhay,
pwede kayong sumangguni sa aming mga trained prayer counselors. Narito sila para ipagdasal at alalayan kayo. Tumawag lang kayo sa 8737-0700. Pwede rin silang makachat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Kalahating taon na ang lumipas, ang mga imposible ay naging posible dahil sa inyong tulong. Nakapaghatid tayo ng serbisyong medikal sa Zambales, Laguna, Cavite, Bulacan, Albay, Ilocos Norte at Negros Occidental. Nakapamahagi ng pangrehabilitasyon sa mga nasalanta ng bagyo sa Quezon. Nakapagbigay ng supplies at training pangkabuhayan sa mga mananahi sa Marawi dahil sa inyong walang humpay na suporta sa Operation Blessing. Maraming salamat. Samahan niyo kami sa mga susunod pang misyon. To donate, visit operationblessing.ph. Para kay Yahweh. Hey! Kamakailan lang ay nakaranas tayo ng bagyo at malawakang baha. Marami sa ating mga kababayan ang apektado nito. Kaya naman, agarang tumulong ang ating humanitarian arm, Operation Blessing. Pumunta sila sa iba't ibang lugar para maghatid ng food bags, gamot, blankets, malinis na tubig at iba pang essential needs para sa ating mga kababayang nangangailangan. Dala-dala rin ang ating mga OB volunteers ang mensahe ng pag-ibig at pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. We encourage our kababayans na kahit anumang bagyong dumating, huwag tayo malunod sa mga problema bagkus panghawakan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Amen. At ang lahat ng pagtulong na ginagawa ng Operation Blessing ay dahil sa inyong panalangin at tapat na suporta sa CBN Asia. Part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. Kaya be part of this mighty works of God. Be a CBN Asia partner now. Call 8737-0700 or scan our QR code to donate. God bless your generosity. Sa buhay, gusto mo bang makalaya sa tanikala ng bisyo? Huwag mong solohin. Humingi ka ng gabay sa mga taong makakatulong sa iyo. At higit sa lahat, humingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Nakasaad sa Awit 9 verses 9 to 10. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. In the New International Version, the Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Amen. Samantala, sundan ang karugtong ng kwento ni John Karampot Jr. Matatangay kaya ni Jacqueline si John sa landas ng pagbabago o mananatiling matigas ang puso nito? Saan nahantong ang kanilang pagsasama? Abangan niyan bukas at dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code or call the number on your screen. God bless you more and more. Bye-bye! Parang yung mundo ko naging doon sa laro, kaya hindi ko siya maiwan, kaya hindi rin ako makasama sa church. Nakita ko yung pagbabago niya, na malaking pagbabago. Nakikita ko kung paano kumilos yung Panginoon, yung Lord sa buhay niya. Nililayhan ko siya, sabi ko, Lord, pagkawin yung puso niya, magkasama kami, naglingkod sa iyo. Sana mahalin niya ako ng buong puso niya.